Sige pa, bilisan nyo! Malayo pa tayo, hindi pwede babagal-bagal! Kailangan natin makarating doon agad! Kaliwa! Tulungan mo sa kaliwa! Bilisan mo! Sige! Bilisan nyo! Galaw na! Bilis! Abante! Bilisan nyo! Bilis! Lakad! Manuel, bilisan mo! Lakad! Ayan! Grabe! Muntik tayong tumaob! Hoy! Bilisan nyo! Hoy! Mag-iingat ka! Baka tumumba tayo! Yun. Ang ilog tumataas sa ganitong panahon. Tignan mo, basa tayo ng husto. Margo, linisan mo ito. Opo. Sobrang napagod ako. Grabe, sumakit ang likod ko. Bata, linisan mo yan. Opo. Hoy, Marco! Dahil hindi mo ito nilinis ng husto, nahirapan kami kagabi. Oh. Pasensya na, pero nilinisan ko. Sasagot ka pa! Miguel! Alam ko nahirapan ka, pero huwag mong sisihin si Marco. Ano ka mo? Mali ba ako? Ang lampara naging maitim dahil hindi maayos ang pagkakasindi mo dyan. Baliw ka! Kayong dalawa, tumigil na kayo dyan. Gusto niyo na naman bang malati ko kayo ni Amo? Miguel at Manuel, kayong dalawa nakatokang mag-alaga sa mga baka sa araw na ito. Kaya lumakad na kayo, huwag na kayo mag-away. Kalimutan mo na yon, Marco. Androses, kailangan makatawid tayo sa Salt Sea sa loob ng tatlong araw. Kailangan makahabot sa schedule. Tatlong araw? Parang mahirap gawin yun, amo. Busugin nyo, mga baka. Mag-ipon kayo ng maraming tubig. Alam ko na yan. 15 taon na akong pabalik-balik sa rutang ito. Mag-iiwalay na tayo matapos ang 4 na araw kung maayos ang biyahe. Yun ang usapan, tama? Opo, amo. Bahala ka na, Androses. Opo. Amo! Hmm? Kailangan bang humiwalay si Marco sa kalagitnaan ng biyahe? Ganun ang usapan namin dalawa. Huwag naman sana, amo. Kahit na kinaya niya pang magbiyahe mag-isa mula Italia hanggang dito, isang bata pa rin siya. 6 na araw ang biyahe papuntang Tucuman. Mahina pa ang katawan niya. Talagang hahayaan mo siya? Eh ano naman ang pakialam ko doon? Oh, sa tingin ko, sana pabayaan mo na lang siya sumama sa atin hanggang sa Santiago. Kapag may pupunta sa Tucuman, ipasama natin siya doon para ligtas siya. Makinig ka, Manuel. Kahit na ano pa mangyari, ako ang magdedesisyon sa grupo. Naiintindihan yun ni Marco, kaya huwag ka makialam. Huwag ka mang himasok sa bagay na hindi naman tungkol sa'yo. Manuel! Akin na. Kaya ko. Marco, talaga bang gusto mong bumiyahe ng Patukuman mag-isa? Bakit hindi mo pakiusapan si Amo na isama ka na lang niya hanggang sa Santiago? Ano sa tingin mo? Pero, may usapan kami ni Amo. Ang dahilan ba kasi tinatakot ka ni Miguel kagaya nung una? Hindi naman. Gusto ko lang kasi makita ka agad ang mama ko.
Naisip mo ba delikadong mag-isa ka lang sa malawak na kapatagan ng ilang araw? Pero, iisa lang ang daraanan, kaya hindi ako maliligaw. Ay, bakit kasi ang tigas ng ulo mo? Bilis sa akin na yan. Nasaan na tayo? Dito sa Salt Sea. Salt Sea? Ang lasa nito kagaya ng ordinaryong asin? Siyempre, huwag mo sabihin sa akin matamis ang asin sa Italia. Puro asin. Ang daming asin. Pwede ba ako bumaba sandali? Sige. Matagal na panahon ng ganito dito. Matagal na panahon? Oo, kahit na sa Bahia Blanca, marami ding asin. Bahia Blanca, kumusta na kaya si Fiolina at ang pamilya niya? Limang araw na lang tapos na ang biyaheng ito. Ay, di ko na talaga kaya. Amo, napipilitan lang talaga si Marco na magbiyahe mag-isa. Sa totoo lang, ikaw talaga ang ayaw na umalis si Marco sa grupo. Tama ba, Manuel? Ano yun? Kung isasama natin siya, ang anim na araw ay magiging sampung araw. At pagdating si Santiago, baka wala na rin tayo mahanap na masasamahan niyang grupo. Pero si Marco ay... Tapos na usapan. Pasensya na! Nasobrahan na ang tulog ko! Hindi mo kailangan magtrabaho sa araw na ito, Marco. Ha? Manuel, kunin mo matandang dalaga. Amo. Sabing dali mo dito eh. Marco, maghihiwalay na tayo ng landas bukas na umaga. Gusto ko ibigay sa'yo si Losiang. Ha? Amo! Amo, ang galing naman, Marco. Ayan, mas mabilis na ang biyahe kapag kasama mo si Losiang, Marco. Ibibigay mo sa akin? Napamahal na siya sa'yo. Kahit matanda na siya, kaya ka pa rin niyang isakay sa paglalakbay mo. Maraming salamat, Amo! Salamat! Sige, subukan mo na sakyan, Marco. Bilisan mo na sakyan at baka magbago ang isip ng matandang dalaga. Marco. Ayan! Magaling ka pala! Magaling! Yeah! Oh!
Ayan, siguro mo naman palakarin na matandang dalaga ng patagilid. Opo. Salo! Mag-ingat ka lagi! Opo! Paalam! Ipumusta mo ako sa mama mo! Gagawin ko yun! Salamat po, amo! Mag-ingat ka! Saluhin mo! Para sa inyo ni Amedyo! Miguel! Paalam! Mabait ka rin pala! Paalam! Paalam! Losyang, pwede na tayong magbiyahe. Ang Santiago sa kanan, Tucuman sa kaliwa. Tucuman, ayos! Sige, tara na! Eksakto! Ilog at malambot na damo. Ayos! Magpahinga tayo dito! Taimik dito. Ano? Ibon. Hindi ko napansin yun ah. Ngayon na lang ulit ako nakarinig ng mga ibong kumakanta. Si Losyang. Matandang dalaga. Marami ka namang nakain. Diretso tayo. Pakiusap, Losyang!
Merong bahay. Amedyo, makiusap tayo doon. Diyan na tayo matulog. Mukhang maayos naman dyan. Maswerte tayo, hindi malamig ang gabi. Tubig nga pala! Merong nakatira sa bahay na yon. Yan, ayos na, medyo. Ito ang unang gabi natin sa labas, nakasama si Losiang. Oo, alam ko, Losiang. Ang tubig na to'y para sa'yo. Mama ko, papunta na ako sa'yo. Maghintay ka lang.